Nagpapatuloy ang pagdinig ng ating Bantay OCW program sa ating mga kababayan saan man sila naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Bantay OCW Foundation mula dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. May mga kababayan tayong hindi na makatagal sa kanilang mga trabaho sa kabila ng pananatili ng kanilang mga kontrata. Ano-ano nga ba ito at maaari nga bang makauwi ang ating mga kabayan? Makakausap natin mula sa Yanbu sa Kingdom of Saudi Arabia, si Beverly Yamas. Hi Beverly, kumusta ka dyan? Hello po ma'am, okay naman po ako dito. Salamat po ma'am, salamat po sa tulong niyo at sa istasyon niyo po. Salamat po sa inyong mensahe sa amin sa Bantay OCW, kaya natatawagan namin kayo ngayon. Ano po ba ang maaari naming maitulong? Bale ma'am, gusto ko pa sana magpa-vaccine ng first at saka second dose po sa isang hospital dito sa Yanbu po. Isa po kasi ito sa mga requirement para makauwi po ng bansa. Gusto ko na po talagang umuwi ano pa lang po sa pangatlong employer ko pa lang po noong October 2021 po. Pero ayaw po talaga akong pauwi ng agency. Nag-offer din po ako na kung pwede mag-raise ako ng funds, maghingi ng tulong sa kaibigan, relatives, pero ayaw talaga yun ang tanggapin. Tapos eto ngayon, pang-walo ko na kahit hindi ako pre-net, sabi nila kasi 3 months, pero hanggang July para hindi ako makabayad ng agency fee, okay lang din po. Kailan ba kayo dumating ng Saudi at anong trabaho po ninyo dyan? Dumating po ako dito noong July 22 or 23, 2021. Tapos ako po ay isang domestic helper. Then ang kontrata ko po is 2 years from July until July 2023. Pero sa kasamang palad, binalik po ako ng employer ko sa agency. Mga after 1 month and 1 week, hindi ko naman po alam na posible pala yun. Tapos, ayun, palipat-lipat, general cleaning dito, general cleaning doon, napagod na po ako. Tapos, usually po kasi may 10-day trial period na binibigay yung agency sa amin para makapili kami kung magugustuhan ba namin yung bahay ng amo namin o hindi. Pero, hindi ko po talaga na gustuhan itong bahay na to. Pero, ayun na nila akong ibalik. Tapos, dalawa lang nung option ko, either ipapapulis nila ako or pababayarin ako ng 20,000 Saudi riyal. Pero sa tingin ko naman, baka tinatakot lang ako. Ang gusto ko lang sa inis, na-assure ako ng agency na tutuparin nila yung pinangako nila sa akin na hanggang July ako uuwi. Kaso lang, humingi ako ng concrete plan kay Ma'am Biz ng Excel Green Card International sa Malate. Wala naman siyang limited card kasi ayaw ko naman din po mag-abuse or manakit ng employer kasi okay naman din sila. Hindi ko lang may imagine kung ibabalik ako sa agency, malulugi sila. Ayaw ko naman din ang ganun kaya gusto ko na mag-confirm si Ma'am Day sa akin na oo, papalitan ka, bibigyan naman sila ng panibago. Wala, hindi na sila nag-reply ma'am. Sabi niyo po nahihirapan kayo dyan sa trabaho niyo sa Saudi ngayon. Ano po bang trabaho niyo dito sa Pilipinas? Actually, nakapasa po talaga ako ng board exam, CPA po. Accountant kayo pagkatapos nag-domestic helper ka dyan? Pero na-practice po? Nakapag-practice ka ba? Yung sa Qatar ko po, yung recent ko na before ako nag-maid, accounted po ako doon sa Universal Specialty Food Group. Tapos na-terminate po ako noong May 2019 before ako umuwi noong August 2019. Nakahanap naman din ako ng trabaho doon, panibago. Kasi lang, nag-propose kasi sa akin yung best friend ko. Napabalik ako ng Pilipinas. Sa kasamang palad, hindi na po ako makalabas. Nahirapan ako. Kasi ako kasi dati, tourist visa. Tapos nung in-invite ako na magpakasal, tapos umuwi ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na okay lang kasi babalik ka, mag-tourist visa ka ulit. Tapos nung walang kasalan nangyari, gusto ko na ulit mag-tourist visa, hindi na ako makalabas kasi nag-COVID. Hindi na ako makapag-antay kasi wala na ako, since May 2019, wala na akong work. Tapos nag-stay
lumabas ako ulit mga ano na, November to Excel Green Card at ito dito sa Saudi. Nakalabas ako nung nung July 2021. Inabot ka ng COVID dyan. Pero paano ka nakapasok ng Saudi? Dumaan ka ba sa recruitment agency dito? Sabi mo nag-tourist ka. Tourist ka lang papunta ng Saudi dati? Nakapunta po ako ng Saudi through Excel Green Card po, recruitment agency, counterpart po ng Al Hugori Recruiting Office dito sa Yanbu. Ang counterpart po nila sa Malate is Excel Green Card po. Pero before po, almost 7 years po ako sa Singapore as account executive. Para siyang bookkeeping. Almost 5 years ako sa Knight Frank at saka 1.5 years ako dun sa Best Herbs. Tapos ayun, lumipat ako ng Qatar. 1.5 years din ako sa Universal Specialty Food Group as an accountant. Tapos ayun, napauwi. And then hindi na ako makalabas. Ano ba yan? Galing ka na pala sa ibang mga bansa as accountant. Pagkatapos pumasok ka dyan, namasukan ka sa Saudi as maid. Pero Beverly, yan yung unang beses, first time mo na nag-domestic helper. Kasi sa ibang mga bansa, as accountant ka. Opo. Grabe naman yung shifting na yon. Kaya naman po siya, ma'am. Hindi ko lang po talaga inakala nung binalik ako, nagulat ako, pwede pala yun. Tapos nung nagtanong ako doon sa kaklase ko nung high school, pero caregiver siya sa Taiwan, sabi niya, obe, pwede. Pwede ka pa rin ibalik. Sabi ko, ha? Kasi ang pagkaalam ko talaga, yung isang kontrata ko, yun na talaga yun. Tapos nung nalaman ko na dalawa lang yung anak ng unang amo ko, sabi, natuwa ako kasi hindi masyadong, wala masyadong alalahanin kasi dalawa lang yung bata. Tapos subali apat lang sila lahat. Then isang floor lang yun, tapos walang bucket. Kaya sabi ko talaga, ay, oh, kaya-kaya to. Pero eventually, sa kakalipat kasi, sumasagot din kasi ako. Kasi ayon ko, hindi ko rin maano yung mga amo ko minsan. Pero ganun talaga yata dito yung papalinisin ka rin sa bahay. Basta parang sasagarin nila, susulitin nila yung binabayad sa'yo. Kaya yun, napapasagot ako kasi minsan, kagaya nung pang-apat ko na amo, gabi-gabi kasi niya ako pinapapunta doon sa bahay ng nanay niya, okay lang, sara ko once a week, pero halos, gabi-gabi talaga, sabi ko, grabe to. Teka lang, bakit ka pumayag o tinanggap mo yung trabaho niyan? Hindi ba pwedeng bumalik ka na lang doon sa ibang mga bansa na pinuntahan mo as accountant? Bakit ka pumayag na mag-domestic helper? Yun lang kasi yung pinakamadali, ma'am. Tapos, wala kasi ako masyadong alam kung saan ako pupunta when it comes to mag-apply sa other recruitment agency sa Manila para makapasok sa field ko talaga. Nagmamadali kasi ako nung time na yun. Gusto ko na talaga umalis ng bansa kasi hindi ko talaga siya natanggap. That time, galing ka ng Qatar, hindi ba? Tapos nag-pandemic na, 2020. So, nasaan ka nung panahon ng pumutok na yung pandemic? Nasa bahay lang po. Saan? Sa Pilipinas? Opo, sa Teachers Village, Taguig City po. Doon po talaga yung hometown ko, yung bahay po talaga namin. Kung saan ako pinanganak, kumakay, ganun. Nandun ang mga magulang mo? Pamilya, nandoon? Yung father ko po, wala na po. Tapos yung mama ko, nag-migrate kasi siya noon, dati pa noong 2011 sa Canada. Doon na talaga siya. So, umuwi lang siya noong akala niya ikakasal ako noong February. Ayun, nag-stay ako noong March 2020. Wala na, pandemic na. Na-trap kami na ni mama. Supposedly, dapat by March 2020, babalik na siya ng Canada pero na-trap siya kasi hindi na makalabas. June na siya nakabalik sa Canada. Ang gusto niya, kailangan magbago ako. Sabi ko, lokong tong taong to. Oh. Nasa Qatar po kasi ako. Tapos itong lalaki naman to, best friend ko siya sa Singapore. Tapos nakapag-migrate na sa Canada. And then, nagpupumilit sa akin na bibisitahin ako sa Qatar para gusto, basta gusto nila ako makita. Eh sabi ko, ayoko sa'yo, hindi kita gusto. Wala akong gusto sa'yo. Napupumilit kasi, tapos bumili na ng ticket. Nung pumunta kasi po ako sa Qatar, ako po kasi yung tipong tao na napaplano, ma'am. Pagdating ko talaga sa Qatar, sabi ko,
first 2 years, babayaran ko utang ko. Third year ko, wala, magta-travel. Para sa sarili ko, reward ko sa self ko. And then fourth at saka fifth year, maghanap na ako ng husband. Kinonsult ko yung mga kasama ko dun sa Qatar. Kaibigan ko, sabi ko na, anong pipiliin ko? Ito siya or yung bala kong plano ko na maghanap talaga ng foreigner? Tapos sabi nila, ano ba plan? Ano, ganit magkasigurado yan siya? Okay naman, sabi niya pa, kakasalan niya talaga ako. Sige, go na. Ayun, in-entertain ko siya sa Qatar. Winalcome ko. Binigyan ko siya ng chance. Tapos nag-propose siya. Tapos ayun, in-accept ko. Tapos nagplano siya na doon kami sa Canada. Tapos noong August 2019, nag-decide na lang ako na umuwi ng Pilipinas kasi yun man yung sabi niya na hindi na daw sa Canada, sa Pilipinas na daw kami kasi. Ayun, sumunod din ako. Tapos pinanases ko na lang din yung annulment ko. Naghanda talaga kayo sa pagpapakasal na yan? Opo. Sa side ko, requirements ko talagang kompleto na. Nilatag ko lahat sa lamesa. O ayan, kompleto na lahat yung requirements sa side ko. Pero siya, ma'am, may dalawa na ayaw niya talagang i-process. May dalawa siyang ano, yung sa confirmation at saka yung sa kailangan niya pang puntahan sa Cebu yung para i-declare ako, ipa-file niya doon sa Canada Embassy. Isa sa Cebu. Hindi niya talaga pinasas yung dalawang yun. Sabi ko, kung tong taong ko, hindi ako nakialam sa'yo. Wala akong ginawang, hindi kita inistorbo. Ikaw na pupumilit. Ikaw pumunta sa Qatar. Tapos, ngayon mapapabalik ako dito. Tapos, walang kasal. Nakakaloka. Kasi, nakahanap na ako ng panibagong work doon eh. O, sige, na-terminate ako. Mahilig kasi ako kumanta. O, sige, na-terminate ako doon sa office. Kasi, kumakanta kasi ako minsan sa office. Tapos, siguro, nabubuit na timing na nabuisit yung marabo sa akin. Sabi niya, tumahilig ka nga pa. Yun ang reason na intindihan ko na kung bakit pumayag ka na magtrabaho dyan sa Saudi kahit domestic helper. Gusto mo lang umalis. Gusto mo makaalis na. Opo, ma'am. Sanay po talaga ako na ilang years lang ko talaga ako nasa abroad. Kasi yun kasi yung nasimulan ko. Tapos parang kung tatanungin ako kung i-rewind ko yung life ko, sana hindi na lang OFW yung pinili ko. Sana nag i-push ko talaga na makapasok ako sa government or sa GOCC. And then, nag-stay lang ako dyan. And then, puro retirement lang iniisip ko. And then, pwede ka naman makagalay. Kasi may 1 month naman vacation leave. Tapos, ano ka lang, mag-loan ka ba or mag-eat, mag-save. Tapos makagala ka, yun na. Ano nang plano mo kung uuwi ka? Kasi nakapagpaalam ka na ba? Pinayagan ka ba na uuwi kahit hindi pa tapos ang kontrata mo? Nung first night ko sa pangwalo kong amo na to, sabi ko, ay, hindi to para sa akin. Tapos yun, sinabi ko kay madam na, madam, office, hindi niya ako maintindihan. Sabi ko, madam, alam ko, hindi pa rin niya ako maintindihan. Sabi ko, okay lang. 3 months sabi to, sabi ni Ma'am Vilma. Bali si Ma'am Vilma Rafael, siya yung ano, yung parang pinay na nag-aasi sa mga maids dito sa Saudi na dun sa Alhugori recruiting office. Tapos sabi niya kasi, Obik, parang this is it. Tutulungan ka na yata ng agency yata. Kasi narinig ko kay baba mo na 3 months. So baka ito na yun. Diyan ka lang ha. Huwag kang alis hanggang 3 months yan. Wala pa akong 3 months. Binalik ako sa agency kasi may misunderstanding kami ng baba ko, yung employer na lalaki dito. Binalik niya ako sa agency, tapos na-extend. Sabi ni Sir Walid, hindi ka pwede umuwi, wala ka pang bakuna. Second dose ang kailangan mo, tama ba? O wala ka pang bakuna, kahit isa? Wala pa po, kahit isa. Wala. Wala pa? Bakit hindi ka nabakunahan dyan? Kasi palipat-lipat daw po ako ng employer. Tapos ngayon, kasi naka 3 months na ako. Tapos hindi ko... Ayoko yung mapit sa kanila sa employer ko. Hindi, kasi kailangan mo ng address eh, di ba? So, kailangan mo ng address ng employer. Kung nasaan ka ngayon naroon, ongoing pa ba? Alam mo na may na nagbabakuna pa sila dyan? Ngayon, hindi ka makapag-avail dyan sa community ninyo? Katulad dito sa Pilipinas, kung paano namin ginagawa. Ano bang proseso sa inyo dyan? Appointment daw po sa Tawakan. Tapos ang employer daw po ang gagawa. Siya daw po ang mag-ano sa self-employment.
Kausapin mo yung employer mo. Sabihin mo, kailangan ko po magpabakuna. Wala po kasi talaga akong lakas ng loob na magsabi. Pero, ma'am, promise yung tinatamplit po ko dun sa STC. Bale, ang STC po dito is yung telecommunications sa Saudi. Si Al-Hugoy naman po ang nag-call sa kanila. Narinig ko naman po si Sir Walid sa cellphone. Tapos kinakausap ko si Baba. Punta daw kami SPC, ganun. Kasi magka-tap-tap. Oh, yun naman pala eh. Ayun. Kaya mo, ma'am. Tapos when it comes to bakuna, tinatawanan lang ako ni Sir Walid. Nag-uusap sila. Tapos nasa harapan nila ako. Sabi ni Baba, siya naman ang ayaw eh. Simple lang naman yung problema mo, di ba? Magpapabakuna ka. Na halos nga ang karamihan ng populasyon ngayon, bakuna. Ang gagawin mo lang, seryoso, lalapit ka dun sa mag-asawa, kausapin mo yung employer mo, sabihin mo, kailangan ko pong magpabakuna. Kung ano yung kailangan naman nila na i-provide sa'yo, gagawin nila yon, obligasyon nila yon. At kailangan mong gawin din yon, ha? Ikaw ang kakausap, yan ang pinakamabilis na gagawin. Magpabakuna ka kasi ha, ang sinasabi mo, hindi ka naman mapapayagang umuwi kung hindi ka nabakunahan. O dilalakasan mo loob mo, dapat talagang kausapin mo sila, kailangan ko pong magpabakuna. Gawin mo na yan kasi 6 months pa ang interval eh, dun sa first and second dose. 6 months. Unless makakuha nung isang bakuna, ayan ba 3 months, makakuha ka ng isang bakuna lang. Di ba? May isang brand na one time lang. So gawin mo yan, pagkatapos mag-message ka sa amin kung ano ang sinabi at doon ka namin imo-monitor. Hanggang sa, pero syempre kailangan malaman namin, pinayagan ka ba, makaka-uwi ka bang talaga. Okay, marami ka pa palang dapat gawin. And anong plano mo? Nalulungkot naman ako sa kwento mo. Anong plano mo kung uuwi ka? Kung babalik ka ng Pilipinas, saan gagawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng trabaho. Pero ka kung habang naghanap, parang na-trauma na ako, ayoko na. Na lang ako. Kung gusto ko mag-travel, mag-iipon. Tapos, ayun, isang buwan. Ganito muna. Yan ang first solution natin. Kausapin mo muna yung employer mo. Kaya nga sinasabi ko, babalitaan mo kami kung anong sinabi ng employer mo. Ha? Kung anong sagot. Kasi from there, doon tayo magsisimula ulit na kumilos kung anong sasabihin ng employer mo. Okay? O sige, tapos mag-message ka sa amin agad kung anong nangyari. Gawin mo yan, lakasan mo loob mo. Ano ka ba, accountant ka? Oo. Sige, gawin mo yan at para sa'yo yan. At hindi ka humihingi ng pabor dyan sa employer mo pag sinabi mo yan. Kailangan magpabakuna ka. Okay? At sabihin mo, para safe din sila sa'yo kasi ikaw wala pang bakuna. Okay? O, ganunin mo na lang. Magkaringin tayo ulit. Magme-message ka ulit sa akin tapos magkwentuhan tayo ulit ng ganito, ha? Paano nangyari sa'yo? O, sige. Okay. Hindi pa ito tapos. Okay, sige. Bye-bye. Ayos ka dyan. Ayos ka lang dyan para makauwi ka ng mabilis. Ayan, at gusto ng ating kabayan na mabakunahan siya dahil kung aalis nga naman siya, requirement yan na siya ay bakunado. Kaya naman, tututukan natin ito mula dito sa Pilipinas. Ito po ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Pilipinas Online Bantay OCW. Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na po natin problemahin. Ako po si Susan Kay mula dito sa Inquirer.net, Inquirer TV, at Radyo Inquirer Online. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.